pink, and then isang green. Cute, diba? So, hindi lang siya masarap sa tingin. Masarap talaga siya pag ginain. Hello mga kabarko! Welcome back to my channel! So, bali ngayon, 10,000 subscribers na tayo. So, nakapag-isip ako kung ano yung pwede kong maging content dahil 10,000 subscribers na tayo. 10,000 subscribers lang naman po. So, bali ngayon, nag-plan ako na mag-celebrate mag-isa. Mag-isa. Celebrate ako mag-isa, so magmumukbang ako mag-isa. So guys, samahan nyo ako sa mukbang journey ko. Actually, first time ko magmukbang. So, tignan natin. And then, first time ko, hindi ko naman first time mag-isa kumain, pero first time ko magmukbang mag-isa. Okay guys, thank you. Bale, samahan nyo ako ha. Tara, tara, tara. So, andito na tayo sa labas guys. Nag-aantay na ako ng taxi. Nag-aantay ako ng taxi. So, excited na ako kumain. Ayan na may taxi yun. 2 inches later. So yun na nga guys. Sarado yung Sunnyside Nook na unang na-search ko. So sarado siya. Maghahanap tayo ng panibago. Ano ba yan? Nakakainis. Alam niyo kung ginugol magpa namin yun. Nakakainis naman. So guys, tataxi tayo ulit. Tataxi tayo ulit. So, andito na tayo sa second na location. So, bubble hideout. Ayun, bubble hideout. Tignan natin kung ano yung tsura niya. So, pupunta tayo sa second floor. Second floor kasi siya. So, lalakad na ako. Bubble hideout siguro ano siya. Parang tea station siya. Milk tea station. Kasi bubble eh. So, ayun yung tsura niya. Bubble hideout. So, pasok na tayo, guys. Kanina sa Facebook, yung unang pinuntahan is sarado siya. Doon din siya, dito rin siya, malapit din siya sa may parang supermarket, dyan banda sa may CAA. Actually, CAA dito, located din siya dito sa may CAA Pulanlupa. Actually, ang hinahanap ko kasi is yung Anilings. And then, ito, isa po doon sa mga restaurant na nagpakita. So, napansin ko dito, pagpasok ko dito, parang more on kasi bubble hideout yung pangalan niya. So, unang impression, bubble hideout is more on milky siya. Pero guys, nagsiserve sila ng Only Wings, di ba? Only Wings, and then meron din silang mga burger meals. And then, ang ganda ng pagkakapresent ng burger nila kasi buns nila, may kulay siya. Para siyang, ewan ko, pink or purple yung kulay nito. And then, napakaganda ng presentation niya. And then meron silang sariling, so parang meron silang sariling ano. Meron silang sariling original na gawa para dun sa dito sa restaurant nila.
So, yun nga, bubble hideout, nagsiserve sila ng mga milk tea. So, yung mga meal nila, ang pinaka-drinks ng meal nila is mga milk tea. So, tama nga yung, ano, tama yung first impression ko. Kasi pagkatingin ko palang kanina nung pangalan niya, and then yung design sa labas, kasi nasa second floor siya. Yung design sa labas is mapapansin mo na sa pangalan pa lang, alam mo na nagsiserve sila ng milk tea. So, ayun, itutur ko kayo dun sa, ano, dun dito sa paligid. Maliit lang siya na space, pero maganda siyang puntahan ng mga magtutropa, magbabarkada, family. Pero syempre, observe pa rin natin yung social distancing kasi meron pa rin tayong pandemic ngayon. So, hindi porke pinayagan na tayo ng gobyerno na lumabas-labas is yun. So, kailangan pa rin nating maging maingat. So, social distance dito. So, dito meron silang, meron dito ang customer. Actually, medyo nahihiya ako magsalita ng malakas kasi meron din customer dito. So, ito try natin mag-mukbang ngayon dahil 10,000 subscribers na tayo. So, inihantay pa natin yung isang order. So, papakita ko sa inyo mamaya yung isang order. Habang inaantay natin yung ano siya, Monster Burger, parang sarili din siguro nilang gawa. And then, ang in-order ko is Hokkaido na milk tea. Kasi, diba, alam nyo naman yung Hokkaido, yung flavor ng Hokkaido is mabango siya. Yung powder na, ewan ko kung yung powder na ginagamit nila, mabango talaga yung Hokkaido pag aamoyin nyo siya. So, kung observant ka sa mga milk tea, yung Hokkaido na flavor, pag aamoyin mo siya, para sa akin, yun yung pinakamabango na flavor. Compare mo sa mga ibang flavor, yung mga classic flavor na winter melon, ano pa ba yun, Okinawa, gano'n. So, Hokkaido pa rin yung flavor. So guys, start na natin. So may kanin siya. Pero hindi ko na makakainin yung kanin kasi nahabol ko lang talaga isa ang liwis. Nga pala guys, dahil ang liwis siya, nagbibigay sila ng ang matawag dito? Bibigay sila nitong gloves, plastic gloves. Kasi diba, sabi nga nila, tayong mga Pinoy, mas masarap kumain but bare hands. Pero, yun nga, isa yung kamay. Sinaserve nila. So, ito yung Monster Burger nila. Specialty nyo ba ito, ma'am? Okay. Pero ang ganda ng serving nila, may kanya-kanyang color yung mga ano nila eh. May kanya-kanyang color yung mga burger buns nila. So, anong pangalan niyo? Ah, sige. Pipicture daw kami ni ma'am. So, okay lang ma'am. So, tulad ng sinabi ko kanina, nagsiserve sila ng gloves kasi nga, sabi nga nila, mas masarap kumain ng mga ganitong pagkain. Diba, more on pag chicken joy, sabi nila kumakain tayo ng chicken joy. And then yung mga finger foods, mas masarap talaga siya pag kinakamay. Pero syempre, kailangan natin maging safe. So, nag-serve sila ng gloves. So, simulan na natin guys. Harap. Dalawang flavor siya. Actually, marami siyang flavor. You will just choose between lahat yun ng flavor. So, you will choose two flavors to serve sa'yo. So, in-order ko yung chicken wings nila. I-order din ako ng burger meal and then yung Monster Burger nila. Napaka-affordable siya guys. Kayang-kaya natin. Ang sarap. Ewan ko, ano ba ito? Itong isa is garlic. Ito parang sweet chili flavor. Sarap niya.
And then may fried siya. Di ba nga sabi, meal, di ba? So, meron siyang fries. So, meron akong dalawang klase ng burger. This is the monster burger. Kita nyo siya. Melted cheese siya sa paligid niya. So, makikita nyo pa lang ang sarap-sarap na siya. So, parang gusto mo na siya agad sunggaban. So, ito, nagkakahalaga lang siya ng 129 pesos. And then, it comes with the sauce. Yan. Kasi makikita nyo dito sa Monster Burger, meron siyang fries. Meron siyang kasamang fries sa may loob. So, parang dating, meal na rin siya. Kasi yung fries, nandun na siya sa loob. Kasama na dun siya sa may burger. Yan, sulit na sulit. Yan, titikman natin yun maya-maya. So, ang nangyari, mukbang alivings tayo and then burger. Kaya tayo tumataba. Yung style ng fries nila, parang yung fries ng... Ako parang style ng fries ng KFC. Pero feeling ko mas masarap to. Mas tasty siya. Kaya kung gusto nyong itry, sasuggest ko pumunta kayo dito. Napakalapit lang. Kung tagal Las Piñas lang kayo, napakalapit. At saka, madali lang siyang hanapin. Actually, pagkatanong ko kanina dun sa lalaki, tinuro niya agad kung saan to. Sarap. Naalala ko, sige, habang nagmumukbang tayo, may ka-shoutout sa Team Paangat. Magpapa-shoutout si ano, yung admin ng Team Paangat, Trixie Mendiola, kanil-kanila lang. Lalagay ko yung YouTube channel niya, subscribe kayo sa channel niya, napakaganda niyan, napakagaling mag-makeup. And then, shoutout din sa isang kaibigan kong engineer. Actually, matagal na siyang nagpapa-shoutout sa vlog ko. Kaso nga lang, minsan nakakalimutan ko. So, naalala ko na. So, shoutout sa'yo, Arnold. Isa siya sa isang kaibigan kong engineer. Pero, nung nagpapagawa ko sa kanya ng pwesto, ayaw niya akong patawaran. Sinisingil niya ako ng malaki. Joke lang. Tignan na natin itong burger meal nila. So, ito yung isang, alam ko nandito. Basta, burger meal. Comes with the fries and milk tea. Actually, kasama niya itong milk tea. Kasi parang in-upgrade ko lang siya. Kasi nga, upgraded siya. So, dun siya sa mas malaki. Alam ko, ito yung pinakamalaking size niya. 22-ounce siguro to. 22-ounce size ng cup. So, ayun, titikman na natin itong burger. Harap siya. Nalit mo. Nilalasahan ko yung ano. Yung buns. Kasi parang feeling ko may flavor yung buns. Kasi may color, diba? Mostly ganun. Tignan pa rin natin ang isa pa. Ang sarap niya, guys. Sarap lang itong bans para maano.
sarap, ayoko na siyang tigilan. Ang sarap niya. And gustong-gusto ko yung presentation niya. And then, yung unique color ng buns. Ewan ko parang ginawa yan, pero ang galing. Kasi diba, nakatanong ka na na to. Mm. So, isang pink, and then isang green. Cute, diba? So, hindi lang siya masarap sa tingin. Masarap talaga siya pag ginahin. Bagay ng bagay sa mga matatakaw. First time ko magmukbang ng ganito. Try nyo siya guys, mas masarap pa siya sa mga burger ng McDonald's, ng Jollibee. Pag nakapunang kagat pa lang, parang ayaw mo na siyang tigilan. So, titigilan mo siya kung kailan. Siguro. Wala na talaga. Napakaganda din yung restaurant nila. Parang mga... Ang ganda. Yung upuan nila, para siyang recycled na yung gulong ng ano, yung tayo ng sasakyan. Tapos makita ko sa inyo yung mamaya. Napaka-unique ng design nila. Sa Japan, makikita mo normal lang yung mga ganito. Kaya ubus ko na isang burger, guys. Dito, kung manyari, parang tulad ko, mag-isa lang kayo, meron silang community, meron din sila dyan. So, ako kasi kumakain lang mag-isa. So, kaya ang kausap ko naman kayo, so okay lang. Sa tingin nyo, makaka-second round pa ako ng ano? No. Ang lumis nila. Ang lumis pa tayo. Hindi ko pa tinawag. Mag-ano din tayo dun sa ano, milk tea nila. Yung tapioca pearl niya.
maganda yung pagkakaluto nila ng tapioca pearl. Kasi mapapansin nyo, di ba may mga tapioca pearl na medyo, pag kinain mo siya, medyo may matigas na siya. Medyo matigas yung ano, pag binabite mo yung tapioca pearl. Kasi minsan, kasi ewan ko dun sa iba na, na nagsiserve ng milk tea, matigas na. Kasi dapat daw kasi talaga yung tapioca pearl is pag ginawa mo siya ngayong araw, masaserve mo siya ng ngayong araw din. So, hindi dapat siya nire-recycle. So, kung sakaling kung milk tea owner ka, di ba? Kung may natira, huwag mo na i-recycle. Kasi ang mangyayari, yung store mo rin yung ano. So, ang mangyayari, yung imbis na babalik-balikan ka ng mga guests nyo, hindi ka nababalikan kasi doon sa, kasi mostly, yung tapioca pearl kasi talaga yung, excuse me, nakilala sa mga milk tea. So kung masarap yung milk tea mo, plus masarap yung tapioca pearl mo, ayos na ayos, babalikan ka. So, pang-finale natin, itong Monster Burger. Kasi parang special. Yung sarap. Mas gusto ko itong garlic flavor kasi ito sa sweet chili. It's a cute guy.
nakapusok siya. Grabe. Dapat pag dito di ka na nagkakanya. Kasi grabe, mabusok ka talaga. Tapos ganito pa yung drinks mo matamis. Madali ka talaga mabubusok. Ito, try na natin yung Monster Burger. Ito nyo, melted cheese pa siya. Masang lasa yung cheese. So, double patty siya. So, double patty. Ewan ko kung cheddar cheese yan. And then my fries siya sa ilalim. So, parang meal na rin siya kasi kasama na yung fries. Yung fries, di ba, nakahibalay, pero hindi na siya sa loob ng burger. So, parang siya nung... Parang siya yung shawarma sa Dubai. Di ba yung shawarma sa Dubai, may fries, di ba? Yan, shout out kay Samboy AD na nasa Dubai. Ay, nasa ano pala siya? Bahrain. Nasa Dubai pala si Ling Ling. Yan, di ba? Ling Ling. Yung shawarma dyan sa Dubai is my fries. Pero alam ko meron na din dito. Sa Batangas, di ba? Yung sa shawarma, meron ng fries. So, ito. First time ko naman din nakita. Yung burger, yung fries is nasa loob na siya. So, magandang combination siya pag kinagat mo. Yan, tignan mo na ang kagat ko. Actually, hindi ko nakagat yung pad. Pero nakuha ko yung mga fries. Masarap siya. Ubus ko na yung wings. Actually, unlimited yung wings. Kaso, dalawang burger yung kinuha ko. So, feeling ko hindi na ako kukuha ng unli wings. So, okay lang yan. Masarap naman ka. So, swak na swak ko sa mga magbabarkada ang matatakaw. Unli wings. Kita niya, toast na toast yung yung buns niya. Pala yung mukbang na ginagawa ng kaibigan ni Dixie sa Singapore. Kailangan talaga ubusin nila yun. Thank you.
Bali, busog na ako. Kaya pa? Sarap ng cheese. Papabuntong hininga ka sa ano, sa busog. Grabe, nangabusog. Busog-busog na ako. Grabe. Si Papa Bagi ngayon naka-live din. Nakita ko, kumakain siya. Parang sanggip sa Japan. Kakakita ko lang, kasi-check ko lang, nag-notify. So, nakita ko kumakain siya, sanggip sa Japan version naman. So, guys, mega shoutout kay Bagi Navarro. DJ siya sa Japan. Kung gusto nyong makita or makita yung itsura ng Japan, itutour kayo ni DJ Baji. So, bisitahin nyo yung ano yun, bisitahin nyo yung YouTube channel niya. Monetized channel na rin siya, tulad natin. And then, palaki yung YouTube channel niya. So, nauna lang tayo. Kaya nga tayo lumumukba ngayon kasi nga 10,000 subscribers na tayo. So, guys, thank you. Sana dumami pa tayo ng dumami. Ah, may busog na busog na ako. Gusto ko itong ubusin. Papahinga muna ako. Kaya akong tapioca curry. Guys, mas masarap pa yung mga gawa nating milk tea dito sa Pilipinas kaysa doon sa Japan. Kasi sa Japan at tsaka sa Korea. Ewan ko, siguro kasi sa atin, parang doon kasi sa kanila, tinitipid nila eh. So, yung lasa minsan hindi siya ano, sa panlasa natin. Siguro dahil yung panlasa natin, mga Pilipino, iba. Pero, pag kukumpara mo yung milk tea na natikman ko sa Japan tapos sa Korea, mas masarap pa rin yung timpla talaga nating mga Pinoy. Ewan ko lang sa Taiwan, syempre sa Taiwan yun yung original, diba? Hindi pa tayo nakapunta doon. Yung kapatid ko lang nakapunta doon. So hindi ko rin naman siya tinatanong kung masarap ba talaga. Syempre masarap, diba? Kasi doon talaga originated yung ano. Then mostly alam ko yung mga masasarap na brand talaga ng milk tea is from Taiwan. Kasi doon nga talaga galing yung milk tea. Sarap. Marami lumalabas na yung bilbil ko dito. Ganda ng background pa. Papakita ko yan sa video. Ano siya? Parang ito rin yung nakalagay dito sa... Ah, hindi. Iba pala siya. Each day is a...
fresh start. Fresh start. Parang ganun. Pinagdugtong na. Take life one sip at a time. One at a time lang. Huwag sabay-sabay. Itong sauce na ano, cheese, tapos merong hot sauce, sarap niya. Nung ko lang na laman na yung cheese, tapos yung hot sauce pinasaman, sarap. Buti pala sinamso ko yung fries, kung hindi, hindi ko madidiscover yung ito, kasi kala ko kanina mayo with ketchup lang siya. So, hindi pala. Kaya meron pa, oh. Dami pa. Hindi talaga ako pwede pang anli-anli. Kahit ang laki-laki ng katawan ko, dito kaya mag-ubos talaga. Mahirapan. Kakabusog guys, grabe. Pinipilit kong ubusin tong Monster Burger nila. So guys, kung gusto nyong bumisita dito sa Bubble Hideout, so yung tulad ng sinabi ko kasi kanina, nag-serve sila ng burger meal. Tapos yung drinks nila is milk tea and then Andy Wings. So sulit na sulit siya sa mga magbabarkada. Gustong gumala pa time din mag-snack sa labas. Pero always nga, sinasabi ko kanina, always observe social distancing. Kasi may pandemic pa rin ngayon. So, kung gusto nyong bumisita dito, meron silang page, ilalagay ko dun sa my description box. Tapos, bisitahin nyo yung page nila. So, makikita nyo doon yung mga sinaserve nila dito sa Bubble Hideout. So, yung place nila, napaka aliwalas dito. At saka, pag titignan mo talaga dun sa video ko mamaya, ipapakita ko sa inyo ang ganda-ganda ng ayos ng setup ng restaurant nila.
Kasi more on recycled items yung mga nakikita ko dito. Tulad nitong mga popsicle. Yung mga popsicle stick ba tawag dito? And then yung mga chairs nila. Yung sinabi ko sa inyo, parang yung tire. Yun, yung pinaka design ng upuan nila. Yun guys, kung gusto nyong matikman to, puntahan nyo na. Dito lang siya sa may CAA Las Piñas, Pulan Lupa Las Piñas. So, napakalapit lang. Sa Maynila lang ay pwedeng-pwede nyo siyang dayuhin. Yung mga taga Las Piñas, sorry, busog na ako. Nag-burp ako. Napapalingon-lingon ako sa TV. Sa milk tea guys, pag iinom kayo ng milk tea, suggestion ko lang, at least 50% na lang yung ilagay niyong sugar. Kasi nga, alam ko kasi itong tapioca pearl, may fructose na siya. Parang yung sugar syrup, fructose yung tawag nila dun. Nilalagyan lang nila ng parang fructose yung tapioca pearl. So, iba pa yung nilalagay nilang fructose na measurement yung pag nagsiserve sila ng ano. So, matamis na siya. And then, yung powder din mismo, may sugar na rin yung powder na yun. So, pag nag 100% fructose ka pa, so, sobrang tamis na talaga. So, sak na sakto lang kung sakali 50% sugar lang yung i-request nyo. Kasi, yung tapioca pearl, binababad na rin siya sa sugar syrup. So, ayun. Pag more on diet. Pero mas maganda kung ano, kung talagang diet kayo, wag na kayong maglagay ng sugar. Matamis pa rin naman siya kasi yung tapioca pearl, may syrup na rin yun. Hindi ko na kaya guys. Kaya pa natin, papakita ko sa inyo. Yan na lang. Tapos yan. Unleavings tayo pero hindi na tayo nag-request. Hindi ko na kaya. Kasi dalawang burger yun. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Halos naubos naman. Hindi ko lang talaga ginalaw itong ano, rice. And then, yung burger. Di ba kumain na ako kanina nung unang burger? So, itong monster burger. Hindi na talaga kayang lunukin nung ano. Hindi ko na talaga kayang lunukin. And then, gustong-gusto ko kasi mag-usin tong milk tea. Sabi ko nga sa inyo, milk tea lover. Kaya, okay lang kahit busog na ako. Yung milk tea, syempre, ubusin ko. So, yun. First time ko mag-mukbang, ha. Ginaya ko lang yung content mo. Ano, kasi nga, thank you sa mga nag-subscribe. Sana matagdagan pa. Sabi nga ni Roniel, road to 100K na tayo. Sana mag-di lang ang health siya, guys. So, yun na nga, guys. Natapos na tayong kumain at hindi ko nakayanan. So, meron pa tayong tira. So, thank you sa mga nag-subscribe. Inuulit ko, thank you. Kung kayo yung dahilan kung bakit ako nandito, 10,000 subscribers na po tayo. And then, kayo yung dahilan kaya ang dami kong kinain ngayong araw. Buti na lang kahapon, hindi ako kumain ng marami. At ngayon, napakain ako ng sobrang dami ngayon. Yung Andy Wings ko, hindi ko rin nagamit. Kasi yung unang sinerve na plate sa akin, yun lang yung kinain ko. And then, yung burger, hindi ko rin talaga siya kaya ubusin. Ang nakaya ko lang ubusin is yung milk tea. So, guys, yun lang yun.
sana nag-enjoy kayong manood habang kumakain ako. And then, wag na wag niyong kakalimutan, ring the bell pag di ka pa nakasubscribe sa channel ko. Para lagi kang notify para kung may mga bagong videos pa ako na i-upload. So, thank you guys! Thank you for watching! So, yun na nga guys! Busog ako! Grabe! Busog na busog ako! Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung kabusugan ko. Actually, gusto ko pa talagang ano to. Kaso ako na lang kasi natitira doon. So guys, ayun, yun na nga yung celebration ng 10,000 natin, 10,000 subscribers. So ayun sila, nasa second floor po sila. Ayan. So ngayon, naglalakad na tayo pa uwi. So, ayan. So guys, 10,000 subscribers na tayo, my God. Tuwang-tuwa ako, 10,000 subscribers na tayo. My God. Di ba rin makamove on? Dahil sa kabusugan ko, 10,000 subscribers na tayo. So, wala tayong may na taxi. So, meron yung tricycle. So, kung alam ko lang kanina na may tricycle pala papunta doon, hindi na ako ng taxi, diba guys? Yan, damang-damang tricycle, damang-damang mga Pilipinas. Pag nasakay ka ng tricycle, yung uuga-uga pa. Ganda na experience natin. Ang 10,000 subscribers natin, busog na tayo at nakapag-tricycle pa tayo dito sa Maynila. Pauwi na tayo guys. Hanggang ngayon damang-dama ko pa rin yung pagkain. Ito na yung doon. Grabe. Sobrang sarap niya. Guys, pumunta kayo doon. Bisitahin niyo sila. Actually, hindi ko alam kung lahat sila yung may-ari noon kanina or lahat yun mga employees nila. So, ayun na nga. Drop ng pasahero. So, napakalapit ko na sa bahay namin. So, mas pinili kong maglalakad na lang ako. Gusto kong matunaw yung kinain ko kanina. Grabe, hanggang ngayon hindi pa siya natutunaw. Oh my God. Woo! Grabe yung busog ko doon. Yan. So, andito tayo sa daan. Nasa gitna ako ng daan. Tatawid ako eh. Mas pinili ko na maglakad kasi tignan mo naman guys. Feeling ko, pag inupo ko talaga to agad dun sa bahay, baka hanggang madaling araw, hindi pa tunaw tong kinain ko. Sobra. Sobrang sarap. Sobrang nakakabusog. Ha. So, yun guys, naglalakad ako. Kita-kita nyo naman, naglalakad ako. Ayun, tanong ko na yung kanto papunta sa amin. Woo! Hanggang ngayon, hindi pa rin tunaw. Promise. Yan. So, nangyari, exercise ko na to. Sobrang dami. Sobrang dami ko nakain. Grabe. Kahit ipawis ko siguro to. Ipawis ko to hanggang mamaya. Grabe, busog ko. Yung busog ko, grabe. Grabe na lang nasasabi ko eh, no? Yan, tanong ko na yung kanto namin. Sabi ko nga sa inyo, malapit lang. So, mas pinili ko na siya. Mas pinili ko ng maglakad. Kala ko kasi matutunaw pa yung kinain ko. So, hindi pa rin pala. Yan sila kuya. Tumingin sila. Wala magawa eh, no? Tada! Happy 10,000 subscribers! Happy 10K!